Apa? Depression. Iba yan, depression. Kaya tingnan nyo dito, ito yung lugar ng mga masasaya. Pag malungkot ka, punta ka lang dito. Tapos makikita mo yung mga madre dito. May mga sakit pero nakangiti. Amen. Si Sir, ang daming battle niya, ang daming, di ba isa sa battle mo, Sir, Red Horse, hindi. O, joke lang yan. Eh. O, karamdaman, sakit. Pero tuloy-tuloy siya. Amen? O. Ganun pag ikaw nalulukot. O minsan, ang battle mo sa pamilya, ba, hinahadlang ka sa, ano ba, kasi akala nila, pagka ikaw ay naglilingkod sa Diyos, parang, wala ka na ibang mapuntahan, kawawa ka na, papalo ka na pagtanda mo. Alam ka nun. O ano ba mga nangyayari dyan sa kapatid natin? Yan ka nalang babuhan niya, naglipa, paano pagka tumanda na yan? Sinong mag-aalaga sa kanya? Abang sabi ni Lord, ako mag-aalaga dyan. Huwag niyo silang problemahin. Meron na tayong model. Ayun, no? Amen! Kompleto nga rito eh. Kaya ang saya-saya. Na-analyze ko na nga bawat talaga lang. Saya-saya rito. Amen? So, hindi dahilan na sasabi mong dapat mag-isa ka malungkot ka. Di ba, Sister Kelly? Yes. Hindi dahilan niya. Bakit? Kasi ang lesson sa ating topic number one is our battle belongs to the Lord. Amen? Our, sabi mo sa katabi mo, your battle belongs to the Lord. Your battle belongs to the Lord. Palagpangan natin ng Diyos. Yun ang totoo. Your battle belongs to the Lord. Ay, huwag mong angkinin niyang gera mo. Tanong niya bakit? Hindi ho kayo mananalo. Mabigat yan. Si Lord lang ang makapagpapanalo ng gera mo. Sa gera sa kahirapan. Gera sa financial crisis. Marami tayong gera. O. Patutuloy ho natin. Nabe-bless po ba? Amen? Yes! Okay. Ngayon, tingnan natin, ano? So, ang tungkot ng Diyos ay nagsisimulo ng kapangyarihan upang magwagi habang ito ay nakataas. So, anong gagawin natin? Pangalawang gagawin natin ay itataas sa Panginoon ang iyong laban sa buhay. Kapatid, hindi mo yung kayang talunin mag-isa. Itaas mo sa Panginoon at ikaw ay magwawagi. Hindi sa pamamagitan mo, kung hindi sa pamamagitan niya. Amen po ba? Amen. Kaya hawakan lang ang tungkod ng Diyos. Hayaan mong ipanalo ni Lord ang kanyang gera para sa'yo. At sabi sa verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalisita. Si Moises naman, kasama si Aaron at Hur, ay nagpunta sa Buron. Bakit Buron? Kasi kinakailangan mataas. Para nakikita mo. Amen? So anong ibig sabihin? Kasi yung gera natin sa baba, lugi na yan, di natin nakikita yan. At para makita mo yung laban, kinakailangan mo talaga manalangin. Para makita mo yung sitwasyon, dapat, o diba, Jesus walks on the water. Familiar po tayo doon. O, lumakad siya. Ang ibig sabihin na lumakad si Jesus, at si Pedro ay nakalakad nung nakafocus siya. Kasi pag tayo nakafocus kay Jesus, kita-kita mo na yung mga problema ay ano lang po. Madali lang to. Kasi si Lord ang gagawa ng paraan. Hindi mo ba napapansin pagka ikaw ay may pagtitiwala sa Diyos, ang pagtitiwala mo tapat? Yes. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na? Yes. Oh. Parang yung ice cream na pag naman ako humihingi, binigay. Siguro naramdaman. Magkakape ako, biglang sabi ni Sir, oh, yan po. Oh. May bigay sa'yo si, ano, si Sister Sol. Pang-terno sa kape, ganda-madama lang yan. Amen? Parang malungkot yata kayo. Marami pa pong ice cream doon. Okay. Pwede mo kayong bumili. Okay. So, ganun
makikita mo. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, makikita mo ang solusyon sa problema. Kasi bakit tayo nahihirapan? Kasi hinahanapan mo ng solusyon ng problema mo. Kandaduling ka na't lahat, di mo pa rin makita. Ibigay mo sa Diyos, kapatid. Amen? Kasi kung naniniwala tayo, kaya niyang solusyonan yun, ibibigay mo sa kanya at magtiwala ka siya na bahal. Alam niyo, kahapon, nasa San Sebastian ako. At may nag-share doon ang senior citizen. Mabayaan. Alam niyo, yung katabi niya, nakuha na ng cellphone, biglang nagmadali yung dalawang kultapin na ayon sa kwento niya may mga balisong. Pero siya, alam niyo, parang hindi siya nakita. Naglaho siya dun sa paningin ng dalawang kultapin at walang nakuha sa kanya. Makita niyo yun? Ngayon wala ka sa ganitong gawain. Oh. Tapos sabi mo, ay naku, wag po. Minsan, alam niyo, kinakailangan sa buhay, magtiwala ka na. Yes, para sa Lord. Amen. Ito lang. Ipagkatiwala ko sa kanyang lahat. At hindi kanya bibiguin. Alam niyo, yung nangyari po sa amin, share ko lang, yung dalawang linggong recollection, himala ayun ni Lord. Himala ni Lord, saka ba naman nakakita na pati ba naman yung mga janitress at security guard nagjo-join ng worship. Brother, bakit po? Worship na. Eh, mamaya pa po. Kasi sige, babalik po kami mamaya. Amen. Ganun. Our battle belongs to the Lord. Keep busy yourself doing the work of God. Keep busy. Maging busy ka. Sabi mo, Lord, ikaw mag-ayos ang schedule ko. Gusto kong maging busy sa gawain mo. Kita nyo, ang laki ng pagpapahan. Yung isang kasamahan namin sa ME, ay bagitong-bagito sa Sunday. Wala siyang laban doon sa mga nakababata. Pero bakit siya yung number one? Oh, bakit pinagpaubaya niya sa Panginoon? Hindi na ho siya nagbebenta kasi yung kliyente na ang lumalapit sa kanya. Saan ka naman nakakita ng ganun? Kasi ayaw ng Panginoon na tayo napapalo, pero kung ikaw, hirap na hirap. Hirap na hirap ka sa ganito. Hirap na hirap ka sa kabibenta. Hirap na hirap. Sa totoo lang, mga kapatid na ni Father, naku, kung nandudod lang po kayo, nakita niyo. Amen? Basta maganda ang layunin. Minsan tayo nagkakaproblema. Ano niya pa bakit? Bakit? Kasi baka mamaya ginagamit lang natin sa ating pansariling kapakanan. Hindi. Oo, totoo na kailangan natin, pero dapat iisipin din natin ang kapakanan ng iba. Amen po ba? Okay. So tutuloy na po natin ha. Second part na po tayo. So ano pong nangyari? Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit si Moises. Kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Doon na lupit ni Josue ang mga Amalekita. Alam nyo, sa gera natin sa buhay, dumarating din ang pagkakataon na tayo ay nanlulupaypay. Amen? Ngayon, anong gagawin natin pagka nanlulupaypay? Diba? Pagka kayo'y nanlulupaypay, pwede niya namang ipahawak yung mga cellphone na yan sa iba. Di ba ba kayo nananawin? Ano, yun. Sabi niya, nakaano. Amen po ba? Nalulupay-pay tayo, naghihina rin tayo. Ano kinakailangan natin gawin? Ano niya po, ano? Ano? Kailangan mo ng support group. Parang sina Aaron at Hur. Why? Because we cannot do it alone. Kailangan mo
talaga ng support yun. Kailangan mo ng community, kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng tao masasandalan, kailangan mo yung mga taong malalapit sa'yo, yung mga taong nakakaunawa sa'yo, yung mga taong alam mong hindi ka huhusgahan, yung alam mong taong nagmamalasakit sa'yo. Amen? Support group. Yun ang magpapatibay sa pakikipaglaban, pakikibaka mo sa buhay. Amen? Oh, kailangan mo sila. Kailangan mo ng support group. At higit sa lahat, sabi nga, no, para tayo ay manalo sa laban natin sa buhay, kinakailangan tayo ay mananatiling nakakapit sa Diyos. Kaya kayo magpapatuloy kayong magdadasal, patuloy kayong a-attend ng gawain. Kasi nagiging, sa totoo lang po, ang tunay na meaning ng buhay, ang tunay na kahulugan ng buhay, ay mararanasan at makikita lang natin pag tayo nagsiserve kay Lord. Yeah. Ang sarap magserve kay Lord, kwentuhan ko lang po kayo. No? Actually, ngayon ko lang po nararamdaman yung pagod. Kasi tapos na yung gawain, pero alam niyo sa totoo lang, alam niyo ang maganda po sa gawain. Eh, brother, bakit? Eh, di ba maaga naman natatapos? Oo, maaga natatapos. Alas 4, tapos na yung aming recollection. Pero, sinasamantala naming mga workers, kaming mga manggagawa, na pag nandunaw kami sa house, at kami po ay nakapagbilis na, lumalabas po kami. Doon lang po sa sana o doon, kasi maganda po yung place. Kaya nagtitimpla kami ng kape, at kami po ay nagbe-fellowship. Maganda yun. Amen. Yun ang nagpapalakas yun. Kaya pag break time, hindi umumpo kayo dyan. Mag-fellowship, makipagkwento. Amen. Amen. Ayaw nyo yata. Amen. Yan po. At pag yun pong ginawa natin ay pihadong-pihado. Ang kalaban ay hindi mananalo. Amen. Oo. Ikaw ay magwawagi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen.